Halos maglupasay sa hinagpis ang babaeng Chinese na ito. Nalaman niya kasing ang kanyang kapatid na si Wang Yale, 26 anyos, ay pinatay sa saksak, chinop-chop at isinilid sa iba't ibang bag. Pasado alas 6 kagabi nang makatanggap ang Makati Police ng tawag mula sa security supervisor ng isang condominium sa barangay Bel Air sa Makati. Mayroon daw nagtapon ng dugo ang kutsilyo at mga damit sa garbage chute ng gusali. Yun ang naging basis ngayon para i-check ngayon bawat floor based on CCTV. At doon sa 11th floor nakita CCTV yung babae o yung isang suspect na nagbagsak yung knife na yon. Nang katukay ng mga otoridad ang kwarto, nakita nila ang apat na bag na nasa may pintuan na. Nang buksan ang mga bag, tumambad sa kanila ang putol-putol na bahagi ng katawan ng biktima. Ang ulo ay nasa loob ng isang paper bag, ang katawan ay nasa maleta, habang ang mga braso at binti ay nasa dalawang magkahiwalay na bag. Nasa loob pa ng condo unit ang mga suspects na pawang mga Chinese din. Kinilala silang sila Zhang Chuning, Zhang Chakuan at Zhang Yishi. Itinuturing namang person of interest si Wang Shuwe na halos kasabay lang daw ng mga pulis na dumating. Akma raw tatakas sa mga suspect ng maabutan ng mga pulis. Ayon sa kwento ng mga suspect sa mga otoridad, nagiinuman daw sila kahapon ng madaling araw nang sumiklab ang pagtatalo sa pagitan ng biktima at ni Zhang Chuning. Accordingly, dun din sa interpreter, parang babae ang pinag-aawayan ng dalawang lesbian. Yes, parang love triangle. Base sa pahayag ng mga suspect sa mga pulis, akma raw sasaksakin ng biktima si Zhang Chuning. Pero naagaw daw ni Zhang ang kutsilo at agad na pinagsasaksak ang biktima. Base sa initial na investigasyon, dito na raw nagpatulong si Zhang Chuning sa mga kaibigan para putol-putulin ang katawan ng biktima para maisilid ito sa mga bag. Mahigit 14 na oras o kalahating araw na raw ang nakalipas mula nang isagawa ang krimen at makita ang mga bahagi ng katawan. Nalinis na ng mga suspect ang crime scene bago dumating ang mga pulis. Did you kill her? No. First, she want to kill me. So, I don't know. Yes, together live. And then what happened? I don't know. Because John, I don't want to kill her. So sorry. Ang iba, hindi raw alam kung ano ang nangyari. I don't know. Last night, I'm very drunk. I'm very drunk first sleep. I'm sleep because very drunk. So afternoon, 5 p.m. or 6 p.m., I 起床怎么说的? Get up. I get up 6 or 5 p.m. I'm very hungry. I'm very hungry, so I she come here deliver food to give me. I just know because afternoon calling me. I have my friend deliver food, so these people calling me want to go in hungry. Me go there deliver, go inside the room, only 5 minutes, so many guard go inside, so I don't know what happened. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect na si Zhang Chakuan. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong murder. Darlene Kai, GMA News.